我们有拿那个女佣，她送她去哪里呀？啊，你跟我讲啊，在哪里呀？开门！这个女佣是真的会死掉了，没有办法，好可怜哦。Stop moving! Itu wanita apa? Where are you bringing me? Death row. We bring you to death row. Don't follow. Stay there. Keep still. 停啊！打你，你一直动，没有用。 Stay there. 神经病。 Hindot kayo! Mauna sana kayo mamatay kayo sa akin! Mabulok sana mga kaluluwa ninyo maski nabuhay pa kayo! Pag pinatay ninyo ako, hindi ko kayo patatahimikin! Hindi ko kayo patatahimikin! Joel! Jojo! May balita sa radyo! Ang mama niyo raw! Dali kayo, pahinga natin! Alam ng mama na sa radyo. Ha? Dali, dali! Lord Contemplacion, isang domestic helper sa Singapore. Ang pagpitay sa kanya ngayong Marso ay inihayag ng gobyerno ng nasabing bansa. Si Contemplacion na taga San Pablo City, Laguna ay dinakip noon pang 1991 sa salang pagpatay sa isa ring Pilipinang domestic helper na si Delia Maga at sa 4 na taong gulang na batang Singaporean na inalagaan ni Maga. Na di umano'y napagbintangan lamang ayon sa report ng isang human rights group. Efren! Efren! Yung asawa mo, ibinalita sa radyo. Bibitayin na raw. Saan si Mayor? Kailangan isa sa atin pumunta ng Maynila at dumiretso na sa Foreign Affairs. Dapat kanina pa may gumawa nun. Bakit hindi mo ginawa? Kape? Alam niyo namang hindi ko alam ang pasikot-sikot sa Maynila. Ah. Bakit hindi mo sinabi? Nag-utos ako, walang nakinig. Wala naman nakikinig sa akin dito. Ah. Tay, inay! Dapat nun pa nilakad ang kaso ni Flor. Lo, nilakad naman ho eh. Kaya lang, pinigilan ho kami. Sarado na ho ang kaso. Mga 2 taon. Ang ibig sabihin nung nasa Singapore pa lola nyo? Eh bakit ako sisisihin mo? Alam mo naman isang chimay lang ako sa Singapore. Kung mausap sana kayo ng mga opisyal doon, ikaw at yung mga pamangkin mo, saan tambak kayong kontemplasyon doon? Hindi ba lang kayo dumunog sa embassy? Hindi ba kinausap namin? Nangako naman sila at huwag na raw kami mag-alala. Pero huwag daw kaming mag-ingay at masamang magalit ang Singapore. Naniwala naman kay kagad. Palibhasa, hindi ka pa nakapag-abroad. Palibhasa na walang kagad kayo ng loob. Naku, Pinong, ha? Salamat sa Diyos, ha? Nagkahiwalay na tayo. Itay, inay, ano ba yan?
Ano bang gusto mong mangyari? Sumagot ka naman. Tuwing tinatanong kita, tumatahimik ka eh. Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, matagal ka na nawala. Kung bakit naman kasi, hindi ka lang pumirmi rito sa atin eh. Tutal, sabi mo, tapos na ang kontrata mo sa Singapore. Lor, 2 taon na nawawalay sa'yo mga bata. Nakiusap sa akin ang amo ko. Mag-extend raw ako kahit na 1 taon lang. Walang mag-aalaga sa baby niya. Paano ng mga anak natin? Ikinuha mo na ako ng kapalit, hindi ba? Ang kabit mo ang pinipilit mong ginagawang tagapag-alaga ng mga anak ko. Inagaw ka na niya sa akin. Inagaw pa rin niya ang pagmamahal ng mga anak ko. Wala na kami nun. Kapag nandito ako, wala na kayo. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa. Ikaw na may ibang ibinabahe dito. Kaya nga dapat ayusin natin to eh. Ikaw ang umayos. Ikaw ang gumawa ng gulo eh. Eh di huwag ka na bumalik ng Singapore. Paano babae mo? Anong bahala doon? Dito sa atin o sa ibang bansa, alila ako. Kahit gaano kahirap tiniis ko dahil mas malaki ang kita sa ibang bansa. Efren, si Sandrex, janitor na. Ayoko maging janitor pa rin si Nakambal paglaki nila. O driver na gaya mo. Ayoko maging alila si Russell na gaya ko. Ayoko na ng ganitong buhay. Kaya ako babalik sa Singapore. Babaguhin ko ang lahat dahil sa pagmamahal ko sa iyo at sa mga anak ko. Saan naman itong mga ito? Ngayon pa nag-rally, oh. Putputan mo na nga, Efren. Malilito ko, eh. Mama. Sige na. Tandaan ninyo, ha? Huwag ninyong pababayaan ang pag-aaral. Kung walang natapos, walang kinabukasan. At ikaw naman, Sandrex. Ikaw ang pinakamatanda sa inyo. Huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo, ha? Ma? Russell? Susulat ka lagi, ha? Pwede pa lumabas.
umuwi si Papa. Brown out na naman? Kanina pa po. Mano po? Nasaan natin nyo? Anong po, nag-aaral. Russell, anak. Russell. Russell. Russ. Sa Sabado, pupunta tayo sa tita neneng nyo. Magluluto raw siya. Pagkatapos nandiyan, diretso tayo sa mga lolo nyo. Doon tayo manananghalian, ha? Pupunta po po tayo sa ilog? Oo. Umuuli po tayo ng talangka? Oo. Russell, ha? Igaya ko mo itong mga kapatid mo. At sa Sabado, ayoko makapagbarkada ka. Yun, John, halika na dito. Nini, narinig mo ba ako? Ha? Kayo na lang po. Anong kayo na lang po? Hindi ho ako sasama sa inyo. Mahihirapan, tita neneng mo, sa pag-asikaw sa kambal. Andiyan naman ho si Sandrex eh. Patayin mo sumama. Ha, Russell? Patayin mo sumama. Papa, nahihiya po ako eh. Saan? Kanino? Pinagchichismisan na ho tayo ng buong Santa Isabel. Pati nga ho sa eskwelahan eh. Tinutukso nila ako. Tungkol nga saan? Tungkol sa inyo. Saan pa? At sa inyong kabit. Yan bunga nga mo nini, ha? Hindi naman ho ako nagsasalita pa eh. Kundi yung mga tao. Bayaan mo sila magtatakdak. Wala silang pakialam. Sila wala. Pero ako na anak nyo. Meron. Panaawa na ako kay Mama. Mahal naman niya kayo, pero kayo. Mahal ko rin ang mama niyo. Ano ba pinagsasabi mo? Bakit niyo siya pinagpalit sa babaeng yon? Nini! 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 Nini? Bakit ba? Lola. Lola, saan kayo pupunta? Nay. Hindi ako makatulog. Huwag ka mag-alala. Maayos din ang lahat. Nahiya na ako sa'yo. Pati ikaw, tuluyan ang nadadamay. Nung sumama ko sa'yo, inako ko ng lahat ng problema mo. Ang uwa nga ba nagsabi na pupunta ang pamilya ni Flor sa Singapore? Opo. Sagot daw nila ang tiket sa eroplano. Kaya't nagsusulisit na lang kami para sa iba pang gastusin para sa passport at iba pang mga gamit. Ito ba mga anak ni Flor? Opo. Si Sandrex at si Russell. Si Gilbert po, isang kamag-anak. Yung apat na anak ko ang pupunta sa Singapore. Ang asawa niya? Ayaw sumama eh. Baka raw hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kung makikita niya ang kalagayan ni Flor. At baka raw lalo lang mapasama ang sitwasyon. Ano mo nga ba si Flor?
Hipag ho. Hayaan mo. Tutulungan kita. Salamat ho. Mayor, salamat po. Chen不在這裡了。嗯。嗯,五個人啊。對啊,好。嗯,清晨。七。 媽? 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 Sit! 媽? Just sit! 媽! 妈。 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 Ma. Sit. Sit down. No. No, stand. Ma. Please. Sit. Please. I just sit. Want to hold them. I told you. Sit down. Please. Ma. Anna. Don't stand. Ma. Mang Anna. Ma. Use the phone.
Enough. Come. Wait. Wait. Ma? I just want some more time with them. Ma? Please. Come now. Ma? Come. Ma? I want some more time with them. Ma. Ma. Come now. Hi. Welcome home, Romy. Oh, Dan. Hello. Hi there. Attorney Capulo. Everybody's here. Welcome Mukhang home po, attorney. Mukhang importante pag-uusapan ah. Nandito ang mga leaders ng Migrante, ng Gabriela, and the president of Bayan himself. Have a seat, please. Thank you, Romy. Mukhang nilusob ako ng United Front ah. Hindi pa naman. Wala pa dito ang KMU at KMP. But we shall be joined by them shortly. Uh-huh. Eh, ano ba ang napaka-importanting problema ang dala ninyo? alam namin na kagagaling mo lang sa Europe at medyo nag-bog down ng NDFP stocks, but this is another problem. It's about floor attorney. Floor is floor contemplation, Romy. Yung domestic helper na bibitayin sa Singapore. Attorney, nang mabalita ang kaso niya at nang may lumabas na isang witness na nagsasabing wala siyang kasalanan, nag-decision po kami na i-take up ang kaso niya. Tulungan si Flor. Bahagi po ito ng organisasyon natin, ng mga plano. May continuing picket na po kami sa Singaporean Embassy, Attorney. Pero, what have we got? Alright. Ang suspecha namin, biktima ng foul play si Flor Contemplacion, bukod sa pinabayaan ng Philippine government mismo. The execution, because that is judgmental, that is judgment of the political leadership. The former of the state forced execution was troubled by a revelation from a new Athenia, another Filipino domestic helper who dared Flor did not kill Don Renaga and a three-year-old son of her Singaporean empire. Yes, hello. Attorney Capulong here. Panyero! Yes, Panyero. Alam mo, itong tungkol sa DH sa Singapore, ako ang may hawak sa kaso. Well, if I have to fly to Singapore, I will. Pinabayaan nyo naman kasi. Are you telling me now it's the Department of Labor? Please do. I would like to talk to whoever is in charge as soon as possible. A word of caution, Panyero. If this is not well taken care of, sasabog sa mukha ng administrasyon ito. No, this is not a leftist threat. This is a matter of great probability which you people ought to have foreseen. Kunyeta! Kailangan may magsalita sa mga picket at rally. Meron tayong mga speaker, pero siyempre iba na yung kapamilya ni Flor. Parang hindi ko kayang ganyan eh. Hindi ko kayang makiharap sa maraming tao. At sa pa, inaalala ko mga bata, ilang araw sila sa Singapore eh. Wala pa silang tawag. Pasensya muna. Ako na lang kaya ang sasama. Siguro naman, kaya ko rin gawin yung mga ipagagawa ninyo. Alagasan, tibayan mo ang kaloban, sapagkat nasa atin ang tiwala ng buong sambayanan. Kailangan ng kahirapan dito mismo sa ating bayan. Yung labor export policy ng gobyerno mula kay Marcos hanggang kay Cory, hanggang ngayon kay General Ramos, ay walang iniwan sa pagbubugaw ng mamamayang Pilipino sa turistang dayuhang may dolyar. Mamamatay tao nga ba si Flor Contemplacion? Hindi! Stop! Stop this! Stop this! Stop this! Anong kaguluhan to? May mga permito kayo? Mga agaga, nang-istorbo kayo? Mang-istorbo kami kung kinakailangan.
buhay ang aming pinaglalaban dito. Wala! Hindi mo ba alam na nasa security area kayo? Nakakabalat, nakakistorbo kayo dito sa embassy. I don't understand why you cannot sympathize with us this time. Sir, kamag-anak po ako ni Flor Contemplacion at gusto ko pong sabihin sa inyo na dalawang jeep po kaming lumuwas ngayon dito mula pa sa San Pablo. Wala kaming pakialam kung saan kayo galing o kung sino kang kamag-anak. Napag-utusan lang kami. Alright, man. Miss, kaano-ano niyo pa si Flor Contemplacion? Hipag! Miss President! Si Mayor! Puluan nito! Oh, si Mayor. Mayor, nag-arali lang kami para kay Flor Contemplacion. Gusto ko pong sabihin sa inyo na marami po kaming mga taga San Pablo na lumuwas ngayon dito para sa aming kababayang si Flor Contemplacion. At natutuwa po kaming malaman na maraming nakikiisa maski na ang karanuhan sa kanila hindi namin nakikilala. Flor! Para kay Flor! Papayagan ko kayong manatili dito. But just promise to keep this demonstration peaceful, okay? Pwede mo nang paalisin ang mga tao. Sila. Yes, sir. Okay, men, pull out! All right. Po, may sasabihin ako sa'yo. Nagsinungaling ako kanina. Hindi totoo. Hipag ako ni Flor. Nung itinanan ako ni Eflin, hindi ko naman alam na may asawa siya nga sa Singapore. Tinala ko ni Eflin sa San Pablo. Nung malaman kong may asawa na siya, huli na. Tinakwil na ako ng mga magulang ko. Ay, si Lolo! Lolo! La? Lola, dumating lang La? Si Lolo. Aalis Lolo. Kagad kayo. Umiiwas lang ako sa pakikipagtalo dyan sa lolo nyo. Hindi na ba ho kayo magkakasundo? 10 taon na kaming hiwalay. May sarili na akong pamilya at mayroon na rin siya. O sige. Lolo! Mayno po. Rosel, Sandrex. Mayno po. Upo ko kayo. Mayno ba kayo? Apo. Ito pa, Joelo. Kuya, tignan mo. Wow. Yeah. Umalis na nanay mo ah. Bayaan mo sila. May problema kaya ata. Hindi ako manghuhula, Efren. Kung meron kang gustong sabihin sa akin, sabihin mo na. Si Flor. Darating si Flor. Tapos na ba yung kontrata niya sa Singapore? Oo, dito siya magpapasko. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ako alam ko. Sasalubungin mo siya. Babalikan mo. Magsasama kayo uli. Paano ka? Hindi ko naman nakakalimutan yung pinag-usapan natin noon. Pag nandyan si Flor, wala na muna ako. Hindi na muna ako hihinga. Hindi muna ako lalapit. Wala muna akong karapatang masaktan. Huwag kang magsilta ng ganyan. Bakit? Paano ba dapat? Sige nga. Ayun naman ang totoo, ha? Tapos na ang kontrata ni Flor. Pero pinakausapan siya ng amo niya. Dahil mga anak nga daw yung amo niyang babae. Babalik din siya ng Singapore. 10 buwan lang daw siya rito.
Kaya isang buwan. Kaya isang taon. Dapat lang bumalik sa kanya. Paano ka? Eto. Gaya ng among babae ni Flor. Buntis. Pero lang asawa. Ano't evacuate na naman kayo? Kasi nga po darating si Flor. Efren, hindi mo siya maitatago rito ng habang panahon. Gusto niyo ba ng kape? Tutulong ho ako. Nariyan na ho yan eh. Wala nang pabayaan ko si Neneng, lalo ngayong buntis siya. Ay, put! Noong pamang una mo siyang iniwi rito, Efren, sinabi ko na sa'yo, katakot-takot na gulo ang pinapasukan mo. Ang galing na ako riyan, anak. Alam ko ang kahihinatnan niyan. Wala naman ako magagawa na ngayon. Total naman, isang buwan lang naman mananatili dito si Flor. Tapos ang babalik niya sa Singapore. Ha, ganun ha. Magtatago ang daga ng isang buwan. Tapos lilita ulit pag wala na pusa. Putang na eh. Pati kami, dadamay mo sa away niyo eh. Hi, Gilbert! Siya, Flor! Masyari niya, Flor! Tsaka na lang tayo magkita. Salamat! Hindi ako na! Hindi na si Mama! Oo nga! Lola, Lola! Nandito na po si Siya, Flor! Joel? John John? Sino ba sa inyo si Joel? Si John John? Mga anak, hindi niyo na ba ako nakikilala? Nakikilala po! Bakit parang nahihiya kayo? Hala, yakap sa mama, dali. Sana po sasalubungin namin kayo sa airport. Kasi gusto ko kayong surpresahin. Para naman matuwa kayo. Alin na kayo? Flor! Inay! Ano po? Anak! Anak ko! Pasok! Pasok kayo. Halika! Inay, kumusta na ho kayo? Hindi ka naman sumulat na darating ka eh. Sumulat naman ho ako, kaya lang eh. Hindi ko nailagay ang petsa. Dito ka, dito ka. Jack na magugulat ang mga bata. Magugulat ang asawa mo. Si Efren, no, kumusta? Yung piling ko kaya. Mabuti. Nay, di ba sabi niyo sa sulat? May pasalubong kayo? Abo, siyempre naman. Pwede ba namang wala? Ayan. Ito para kay John. John John. Ako po si John John. Yan. Ako po si John? Joel. Joel. Hindi mo natuloy kilala mang anak mo. Kailangan ko lang ho sanay ng sarili ko kung sino sa kanila si John John at si Joel. Ang dami ko pa pong bagong t-shirt eh. Marami ba yan? Konti nga yan eh. Hindi po, marami pa nga po doon sa aparador. Hindi pa nga po namin nagagamit eh. Sino may bigay? Si Tita Neneng po. Inay? Sinong Neneng? Ma! 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 Rosa! May pasalubong ako sa'yo. Halika! Pare, papasok muna ako sa loob, ha? Ma? Sandres? Ma! Halika nga. Ang laki-laki mo na. Sa Flor, nasa taas na po yung bag nyo. Salamat, Gilbert. May pasalubong ka rin, ha? Maraming salamat, o. Ang anak ko.
Sandrax, tingin mo, oh. Ang ganda yan, eh. Yako. Oh. Bakit para kang nakakita ng multo? Inay? Inay? Sino ba yung Tita Neneng na sinasabi ng mga bata? Anak, huwag ka sanang mabibigla. Mabuti nang diretsahin kita kaysa sa iba mo pa malaman. Ano mo yan? Babae ng asawa mo. Sigurado ba kayo? Sino man ang tanongin mo sa kapitbahayang ito? Oo, ang isasagot sa'yo. Tita Neneng, parang pamilyar sa mga anak ko ang babaeng yun. Anak, kung hindi rin lang sa mga buko, matagal akong lumayas dito. Hindi ko na kayang pakisamahan pa ang asawa mo. Ikaw si Neneng. Huwag ka umalis. Ikaw nga. Putang inang babae ka. Kung kinakati ka, huwag mong gawing pangkamot ang asawa ko! Hindi ka na nahiyang babae ka. Mang-aagaw ng asawa! Huwag kang gasinong magalit sa akin. Alam ko naman ang kasalanan ko at tanggap ko. Ikaw ang tunay na asawa at kabit lang ako. Ipokrita ka! Magpapasalamat pa ako sa'yo, ganun? Saan na ba yung walang yung lalaki yan? Itay! Ilabas ninyong magaling ninyong anak! Puta rin naman, Efren! Lumabas ka riyan! Harapin mo asawa mo. Flor? Hayop ka! Hayop ka! Flor! Palangiyak ka! Magpapaliwanag ako! Magpapaliwanag ako! Putang ina mo! Flor, sandali! Alam ko kung gusto mo ko singilin! Pero huwag dito! Doon sa bahay! Flor! 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 Bakit ganun, Efren? Flor, patawarin mo ako. Magpaliwanag ka. Bakit? Bakit, Efren? Ganyan ka pa rin. Tahimik ka pag nasusukol. Mahal mo pa ba ako, Efren? Sagutin mo ko!
Sagutin mo po. Simpleng tanong, hindi mo masagot. Oo. Mahal kita. Kailangan mo pa ba ako? Oo. Iwan mo siya. Ma, huwag mo kong isipin. Kaya ako nagiging iyakin dahil masyado akong na-homesick sa Singapore. Mahirap po ba sa Singapore? Mahirap din. Mabait ang amo ko. Pero mahirap pa rin dahil ang inaalagaan ko ay mga anak ng iba. Hindi kayo. Lagi ko na lang iniisip para naman sa sarili kong mga anak ang ginagawa ko. Kaya sikapin mo makatapos ng pag-aaral. Ayokong magaya kayo sa akin. Katulong habang buhay. Ma, ba't hindi lang kayo dito magtrabaho? Tutulong kami. Isang taon na lang, anak. Huli ko ng biyahe ito sa Singapore. Yung tungkol kay Tita Neneng, hindi naman namin... Hayaan mo na yon. Problema namin ng papa mo yon. Sige na. Matulog ka na. Ma? Pwedeng dito muna ako. Gusto ko katabi ko kayo eh. Sige, anak. Halika. Niloloko pa rin natin si Flor. Hindi ka ba nakukonsensya? Ano ba palagay mo sa akin? Kasama-sama ko na. Asawa ko si Flor. Mahal ko siya. Pero mahal din kita. Habang sinasabi ko sa kanya na huwag na siyang umalis, ikaw ang nasa isip ko. At aaminin ko, pag ikaw kaharap ko, si Flor ang nasa isip ko. Alam ko, nasasaktan ko siya. Alam mo rin bang nasasaktan ako? Oo. Pag-iisipan ko. Hindi mo na ba ako mahal? Umalis. Hindi naman ako mahilig manakit ng tao eh. Ako nga ang sinaktan ninyo eh. Flor, sa bahay na tayo mag-usap. Ito na ang huling pagkakataong haharapin ko kayong dalawa. Kaya makinig kayong mabuti. Idedemanda ko kayo kapag hindi kayo tumigil. Ipakukulong ko kayo. Ang dyan mo.
Panginoong Maria, napupuno ko ng grasya ang Panginoon hindi ko sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka rin ng iyong anak na si Jesus. Habaginawang Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay pala sa mga pala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, patalangin mo kami. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa una, ngayon at magpakailanman sa walang hanggan. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Kaya mo na ba? Iligtas mo kami sa apoy na putlang-putla ka. Hanguin halika mo na. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakakaalala. Aalis na mo kami. O sige, salamat ha. Darating pa nga yung prosesyon eh. O, andyan na pala eh. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka rin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Akala ko tuluyan mo na akong lalayuan. Hindi ko makaya. Natatakot akong mag-isa. Sa gabi, hindi ako makatulog. Lagi akong nakakarinig ng uha ng bata. Pansamantala'y naghiwalay muna kami ni Efren. Paano kung sumihiwan to na relasyon ni Efren? Alam mo po, paminsan-minsan ay namamali ako ng lugar. Paminsan-minsan ay naliligaw ang konsensya ko. Pero paminsan-minsan ay alam ko kung anong dapat na tamang gawin. Alam kong ayos sa akin ni Flor. Pero naging bahagi na ako ng buhay niya. Pangangatawanan ko ng pagtulong hanggang sa huling sandali. Your coffee, sir. Thank you. Yes, sir. We're doing our very best, sir. Yung anti-government agitation ay gawa-gawa lang ng leftist movement. Yes, sir. Definitely, sir. We will look into the matter, sir. No, sir. We won't let Flor Contemplacion be hanged. We're doing our very best, sir. Thank you, sir. We did not intervene when Flor Contemplacion was being questioned by the Singapore police because we had no right to do so. Bakit hindi kayo nagbigay ng lawyer para kay Flor? Sasagutin mo ba ang gastos? Look, I'm not trying to put a price on human life. But if we hired a lawyer, the expenses could reach 2 million. There is no such amount for legal assistance in the embassy's budget. Besides, binigyan na siya ng Singapore court ng lawyer. So bakit pa tayo kukuha ng sarili nating lawyer? Wala ba tayong tiwala sa Singapore? And if we hired our own lawyer,
And then something went wrong. E di kami pang nasisi. Ma'am, alam po ba ninyo kung paano pinapatupad ang hatol na kamatayan sa Singapore? Lubid. Nay, nung nasa Singapore kayo, nung bago siya hulihin, ano ba talagang lagay niya? Masaya ba siya o malungkot? Siguro kung malungkot siya. Malungkot nga siguro siya, pero hindi niya pinapahalata. Ang nakita ko kasi yung floor noon eh. Masayang masaya. Buhay na buhay. Meron kaming lugar na laging pinupuntahan. Yung West Lucky Plaza. Nung unang dumating sa Singapore yung si Flor, takot na takot. Elementarya lang daw kasi siya at di marunong mag-Ingles. Kapag tinitingnan mo kami noon, parang wala kami mga problema. Pero ang totoo, puro kami problema. Karamihan sa amin, kinukulong ng mga amo. Nakakalabas lang kapag inihatid sa eskwelahan ang mga bata. Merong iba sa amin, sinasaktan, nire-rape, pero di na nagsasalita dahil kailangan ng trabaho. Saka, kanino ka naman tatakbo? Kaya mahigpit ang amo ninyo sa inyo kasi hindi kayo marunong ng teknik kung paano ninyo mapapaamo ang amo ninyo sa inyo. O sige, ano? Paano? Eh di haluan ninyo ng ihi nyo ang sabaw ng amo nyo. Ito yun? Hindi naman niya mahahalata eh. Kita niyo kinabukasan, maamong-maamo na sa inyo ang mga amo ninyo. Baka bigyan pa kayo ng bali at pagpakasinimpa kayo. Talagang masarap kasama si Flor. Kahit saan magpunta yun, talagang magbukas ng bibig yun. Nay. Magandang gabi ho. Nay? Ay, balait, tuloy. Tuloy po kayo. Umano ho. Kagagaling ko lang sa Masbate. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari na kay Flor. Ano bang nagagawa niyo? Nakikipagtulungan na kami sa mga iba't ibang organisasyon. Eh, siguro nabalitaan na ninyo yung tungkol sa mga picket sa embassy ng Singapore. Ano pang magagawa ng mga picket? Baka lalong maghigpit kay Flor. Nay, may katrato na po kami abogado. Pupunta na po siya ng Singapore. Ngayon o bukas, ang mga apo nyo, naroon na rin po. Ako po si Kinang Lydia Montilla, nang salunayan, Midsayap, Cotabato. Sanayon po namin, ako po'y isang mananahe. Pero dati po akong DH sa Singapore. Bakit yun naman nasabi Ginang Mantilla na walang kasalanan si Flor Contemplacion? biktima lamang ho siya ng isang frame-up. Anong katibayan ninyo? Nakita niyo ba ang pangyayari? Ang amo ko, at ang amo ni Delia ay magkapatid. Minsan mga July 15 noon, 1991, narinig kong nag-uusap ang amo ko at ang amo ni Delia Maga. Naiintindihan ko sila dahil marunong ako ng konting Malay. Dahil naging DH din ako noon sa Malaysia. Sinabi ng amo ni Delia, siya ang nakapatay kay Delia at hindi si Flor. Napatay niya si Delia dahil pinabayaan ni Delia ang anak niya. Kaya ito nalunod sa drum. Nalaman ko gusto nila akong patayin. Dahil baka ako magsumbong. Takot na takot ako. Sa gabi ay hindi ako makatulog.
nagsusulat ako lagi sa diary. Para kako kung sakaling may mangyari sa akin, malalaman nila kung sino ang may kagagawan. Maski sa mga palad ko, isinusulat ko ang address ng Philippine Embassy para kapag may nangyari sa akin, pwede silang tumawag doon. Hanggang isang araw ay nakatakas ako. Sinabi ko sa kanila ang mga nalalaman ko na inosente si Flor Contemplacion at nanganganib ang buhay ko. Pero hindi yata sila naniwala sa akin eh. Dahil isa lamang kong hamak ng TH. Mahimik ka na lang. Ikaw din. Baka hindi ka makabalik ng Pilipinas. Ang balita pa naman namin eh, malakas daw yung amo nung Delia Maga dun sa Singaporean government. Kaya nagpasya akong lumantad at tumistigo para kay Flora. Baka ako hindi pa huli ang lahat. Walang witness na pinayagang tumestigo para kay Flor. Ang autopsy report ni nung kay Delia at nung bata magkaiba. Maraming sugat at pasa si Delia sa katawan na nagpapatunay na hindi maaaring isang katulad lamang ni Flor Contemplacion ang pumatay sa kanya. Attorney, ang ibig niyong sabihin pupunta kayo ng Singapore upang tulungan si Flor? Kahit alam niyong ito isang police state. Pupunta ako sa Singapore. Walang magagawa ang takot. Kailangan tulungan natin ang kababayan natin si Flo. Document, please. And your bag, sir? Routine checkup, sir. Lee Shi, 上面说你们不可以进去了。好。嗯哼。What? What's the problem? Our pass has been cancelled, Attorney Kapulong. Why? I'm sorry, the order just came in. What order? Whose order? The Home Ministry. This is ridiculous! Mga tinamaan kayo lahat ng linti. You have to leave now. Go! 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 Sandrex. Sandrex. Ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Ma. Let's go! Come on! Let's go! Come on! Let's go! Come on!
patayin mo ako sa nervyos. Madaling araw na. Nandito ka pa. Hoy! Tama! Sige kayo dyan! Nagpapakamatay ka ba, ha? Ma, okay lang naman ako. Wala akong sugat. Uminom ka, no? Konti. Eh, nagkatuhan lang naman ho, barkade. Konti! Nangangamoy alak ka. At nasa labas ka pa ganito oras na. Ang gulo-gulo pa. Ma, okay lang naman ako eh. Sandrex, ano bang ginagawa mo sa buhay mo, ha? Ma. Sabi ni na Gilbert, bumababa daw ang mga grado mo. Lagi ka daw sa barkada. Hindi na ho ako bata. Pabayaan niyo na ako. Pabayaan? Sinisira mong kinabukasan mo. Ma, pinapabayaan niyo rin naman kami, ha? Mag-iingat ka ng pagsasalita mo sa akin, Sandrex. Sasapukin ko yung bunganga mo. Eh, mabat niyo inayahan ang papakitita, Neneng? Sabi niyo kung may problema, harapin niyo. Eh, ba't alis kayo ng alis? Akala niyo ba gusto namin ang pasalubong niyo mula sa ibang bansa? Ma, hindi. Mas gusto namin na nandito kayo. Sandrex, hindi ko na kaya dito sa Pilipinas. Ma. Parang nawala ng pamilya ko rito. Ma, hindi totoo yun. Andito kami. Tutulungan ka namin, gaya ng dati. Hindi na gaya ng dati. Hindi na pwedeng bumalik ang dati. Yes, sir. I'm doing everything I can, sir. But my hands are tied. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. But that's unfair. Bakit pati kami lahat madadamay? Bakit lahat ng aming mga pangalan at karir madadamay dahil lang sa isang ignoranteng katulong? I'm sorry, sir. Thank you.
Flor Contemplacion. You are scheduled to be hanged on Friday, March 17, 1995. Meron akong masamang balita sa inyo. Ginawa ko ng lahat ng magagawa ko, pero na-deny pa rin ang pagliban sa pagbitay sa mama niyo. Kahit yung sulat ni Presidente. Anything else, I would like to say to you, how are you two? Especially to your beautiful kids. I'm sorry I can't send you a card. I don't have anything. I lost everything in my life. By the way, don't be surprised this letter in English. Tagalog letter here, bawal. I can't go back alive to see you all, especially my children too. I am sorry. I am embarrassed you in public. Sit down. Sit there. You just sit there. Ma, Ma.
nakita niyo ba ang gagawin nila sa akin? Mga... Lalo ka na, Russell. Kung gusto pa naman, baka makasama sa'yo. Mga, patuwarin niyo ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Wala, anak. Wala. Maayaw naming umalis dito. Alam ko ang sistema rito. Mahigpit. Pampaluwag-loob na lang lahat ito. Uwi na kayo sa Pilipinas. Ayokong nandito kayo. Malay niyo ba, baka magbago pa ang isip nila. Sundin niyo ko. Ma. Sinaliya. Si Pandian. Show siya. First I'd like to go to Sentosa Island. They say that place is good. But I'd like to try to see there. Attorney, siya si Evangeline Parales. Banji, ano, nakahanda ka na bang tumistigo? Opo. Opo, basta iligtas natin si Mama Flor. Saan mo nakilala si Flor? Sa Changi Prison po. Nakulong din po ako doon. Gano'ng katagal kayo nagkasama? Mahigit pong isang taon. Mula April 1992 hanggang 1993. Stay there! Kuwait yan ah. 我们还有别的事了，走了。Psst. Uy. Pilipino ka rin, ano? Nakakadena ka rin pala. Siguro nagtangka ka rin magpakamatay katulad ko, ano? Uy, kausapin mo naman ako. Mababaliw ako pag wala ako nakausap. Hindi ka ba natatakot sa akin? Sabi nila, mamamatay tao raw ako. Hindi ka naman mukhang mamamatay tao eh. Ikaw, anong kaso mo? May nag-recruit sa akin sa Pilipinas. Domestic helper daw. Yung pala, white slavery. Bali, apat kami. Buti nakatakas kami. Pero nahuli kami ng Singaporean police. Overstay daw. Ayun, dalawang ba nang bubunuin ko dito? Bakit nandito ka sa ospital? Ba't di sa baba? Sa kulungan? Nagtangka kasi ako magpakamatay eh. Nagbigti ako, tirante ng bra. Kaya pala hindi natutuloy. Pinagbintangan nila akong eng-eng, kaya nila ako dinala dito. Sa gabi ay umiiyak siya. Pero hindi yung malakas. Nakatakip siya ng unan o kaya'y nakatalukbong ng kumot. Tuwing dinadala siya para sa hearing, pagbalik niya ay ibang-iba ang itsura niya. Kung ano-ano kasing tabletas ang pinaiinom sa kanya.
Mama Flor. Mama Flor. Si Angie. Hindi niya ako agad nakikilala. Laging nasa malayo ang tingin. Lambot na lambot siya at nanginginig ang katawan. Tapos ay suka siya ng suka. Babalik lang siya sa normal, kinaumagahan. Mama Flor, pati ka lumaban kung wala kang kasalanan? Wala na tayong magagawa. Ang batas dito sa Singapore, basta't sinabi, sinabi na. At kung magpuprotesta naman ako, may makikinig pa sa akin. Mahirap lang ako, walang pinag-aralan. 看他们在讲话。是。没有讲。走了。 Bakit ako? Lumalaban ako. Anak rin naman ako na magsasaka. Alam mo, wala yan sa lugar sa buhay. Nawalan ka na kasi ng tiwala sa ibang tao. Talaga. Noon ang sabi nila sa akin, pagpanggap daw akong luka-luka para ako maabswelto. Ngayon alam ko na. Luka-luka nga ako dahil naniwala ako na matutulungan ako ng gobyerno natin. Mama Flor, huwag mawawala ng pag-asa. Angie, dinurog na nila ang kaluluwa ko dito. Mama Flor. Angie, gusto kong ikwento. Ngayon lang, tapos tatahimik na uli ako. Pero gusto ko, kahit minsan lang, pwede mo ba akong pakinggan? Oo, Mama Flor. Tungkol saan ikikwento mo? Kung ano talaga ang nangyari. Kaya yamaga. Makikinig ako. Nagkakilala kami ni Delia noong 1990 lang. Sa bahay ng isang kababayan dito ng PH10. O sige, Flor. Sasama ako. Pero sunduin mo ako, ha? Ay, naku. Dito na lang ulit tayo magkita. Dito sa Lucky Plaza. Eh kasi baka mawala ako. Alam mo naman, bihira ako makalabas dahil sa higpit ng amo ko. Talaga? Putangin ang Wong Sinkyong yan. Akala mo, lagi akong tatakas. Lagi akong kinukulong. Mabait siyang tao. Laging nag-aalok ng tulong. Pero hindi malakas ang loob. Dahil bihirang lumabas, madalas may sobrang pera si Delia. Kaya umuutang ako sa kanya. Mga 3,000. Ipinadadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Yon ang isa sa mga kaligayahan ko dito. Ang makapagpadala ako ng pera sa pamilya ko at saka paglalaroan ko sa isip ko kung gaano sila katuwa pagtanggap ng pera. Uuwi ako ng Pilipinas next week. May gusto kayo padala? Ay, oo. Mga lumang gamit. Sapatos, shoulder bag, mga lumang damit. Bakit naman puro luma? Ba't di ka pa bumili ng bago? Eh, gusto ko nga sana magpadala ng video cassette recorder. Kaya lang, hindi pa ako mabigyan ng amo ko ng advance. At saka, nakatanggap ako ng sulat mula kay Russell. Kailangan daw nila magkakapatid ng pang-enroll. Mahal na mahal mo talaga ang mga anak mo, no? Ay, oo, grabe.
Sana makilala mo rin sila balang araw. Noong May 4, ay pinuntahan ko si Delia. Yes? Hi! Your yaya is inside? Yes. Ay, Flor, tama-tama ang dating mo. Hoy, Delia, hindi na ako magtatagal. Baka kagalitan ka ng amo mo. Ay, hindi, okay lang. Alam naman nilang darating ka eh. Ganun ba? Sabi ko, may papadala ka sa akin sa Pilipinas bukas pag uwi ko. Lagay mo na lang yan dyan. Upo muna tayo. Mabuti ka pa makakauwi. Makikita mo mga anak mo. Ako hindi ako makakaalis. Mga anak ang amo ko eh. Nag-iisip nga ako lumipat ng ibang amo eh. Hindi ko na matatagalan ng higpit ng mga amo ko dito. Kaya lang, paano ako makakahanap ng ibang malilipatan? Bihira ako lumabas. Oh, yan ba ipapadala mo? Eh, wala akong mapapadalang pera eh. Hindi pa ako mabigyan ng advance ang amo ko. Kaya ito na lang mga lumang gamit. Matutuwa na rin ng mga anak mo niyan. Ang importante, may padala ka. O ikaw, ano gusto mo iuwi ko sa'yo dito mula sa Pilipinas? Naku, huwag na. Sandali, may papakita ko sa'yo. Ito mga pasalubong ko eh. Matagal ko rin pinag-ipunan yan. Bakit hindi ka pa nag-iimpake? Mamaya na lang, madali lang naman yun eh. Ano yun? Nicola! Anong nangyari? Diyos ko! Nicola! Ano ba talaga nangyari? Nicolas? Nicolas? Ano ba talaga nangyari? May sakit ito eh. Baka inatake. May epilepsy ito eh. Sabi ko na kasi wag mong lalaro doon. Tigas ng ulo eh. Nicolas? 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 Anong gagawin natin? Tumawag tayo ng doktor. Dali! Dali! Wag! Iwan mo na lang ako dito. Ano? Kasi mukhang madami ka pa, hindi mo kilala amo ko. Kapag nakita ka nila dito, mas lalo lang ako makakagalitan. Isipin nila, kaya ako napabayaan si Nicolas dahil sa'yo. Mas maniniwala silang sigurado. Wala akong kasalanan kapag wala ka dito. Oo, sigurado ako. Sige na. Hindi. Sige na, malis dito ka lang na. Ako, hindi kita iiwan dito. Nadamay dito ka lang. Dito lang sige ako. Na, malis ka na. Dito lang ako, hindi kita iiwan dito. Hindi mo kilala amo ko. Sige, sinatatawagan ko ng amo ko. Sigurado ka, ha? Nadamay ka lang eh. O sige, mag-iingat ka. Sige. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Basta ang alam ko ay nakauwi ako. Nagsinungaling ako sa amo ko. Sinabi kong galing ako sa pamangkin ko. Pero ang totoo ay alalang-alala ako kay Delia. Flo, I give you advance already. I take it. Nagtrabaho pa ako sa kabilang bahay. Saka ako umuwi. Pero nung mga bandang alas 7 ng gabi, ay tumating ang mga pulis. Nakuha daw nila ang address ko sa diary ni Delia. Patay na raw si Delia. Ako raw ang pumatay, pati na rin sa batang si Nicolas. You're under arrest for killing the maid of Mr. Wong Sin-kyong. No! Give your head. That's not true. I didn't kill anybody. Kuya Otong. That's not true. Mom, please come. Help me. Come with us. I did not kill anybody. Let's go. Mom! Pero hindi ako ang pumatay.
Nagalit siguro ang amo ni Delia sa kanya nang malaman niyang namatay ang anak niya sa aksidente. What happened? Why? What happened? Here? What happened? I'm sorry, sir. It's not my fault, sir. What happened to Nicholas? Come on! Nicholas! Nicholas! What hurt? Nicholas! Tashina! What hurt you, Tashina? What happened? What happened to Nicholas? I'm sorry, sir. It was an accident, sir. Accident? I told him not to play, but he played with a pail full of water. He had an attack. What? And then he got drowned. Come on, Dave! Hey! Vandali! You kill my son! I will kill you! I'll kill you to death! May malakas daw na koneksyon sa gobyerno ang amo ni Delia. Rename up nila ako, Angie. Iba ang totoo sa kanila, Angie. Iba ang gusto nila. Kinato! Mungulang iya kayo! Don't worry, I won't hurt you. You just cooperate. Come on, tell me. How did you kill the boy and Delia Maga? I told you, I did not kill anybody! Tell me! Did you kill the boy and Delia Maga? I did not kill anybody! Mga putang ina nyo! Para sa limin! Bietong! Tiyotetay! Misa naka haitsu na! Salay! Bata na! Misa naka haitsu na! Bitao! Tiyotetay! Tonga! Wangpatang! Makulit sila. Yung mga dating tanong, pinasasagot uli sa akin. Litong-lito ako. Did you kill the boy in Delia Maga? No! Patay, Tisha! Ito na! Ni tweet the dog si tweet ni hao ni sa na ge hai zi ha sa takot at lamig ang katawan ko, Angie. Pag nagtatanong sila, hindi malinaw sa akin kung ano ang pinagsasasabi ko. Pamantay din, ha? Hey! May sama nito, ma. Isa nakahide na, ma. There you go. Yes. How? Yes. Ipato. Let's go. Let's go, ha?
Chen? Sign here. Nakasayad sa lupa. Para akong nakaangat sa hangin, lahat ng marinig ko, ang lakas-lakas, konting kanti sa akin, parang napakasakit. Minsan, ay nakapanood ako sa San Pablo ng kung paanong kinakatay ang asong pupultanin. Ganoon ang pakiramdam ko noon. Ako yung aso. Nagwawala. Nagmamakaawa. Sabog ang luha at laway at ihi. Flock Contemplacion! You have visitors! Isang araw, ay pinuntahan ako ng Consul General. Magandang hapon po. Kumusta ka na? Mabuti naman ako dito, ma'am. Alam mo, aminin mo na ikaw ang pumatay. Baka abutin lang ng 5 taon ng sintensya mo. Gaano katagal ka na ba dito? Wala pa po akong 1 taon dito, ma'am. Kahit na abutin ng 7 taon ng sintensya ko, tatanggapin ko. Malaman ko lang kung kailan ako makakauwi. Ayoko na ho dito sa Singapore, ma'am. Eh, yun naman pala eh. E di, aminin mo na. Kaya lang ho, ma'am, sabi ng Singaporean, pag murder case daw ho, bitay. Ay, nako. Yan naman ang mahirap sa'yo eh. Masyado kang negatibo kung mag-isip. Kaya tuloy, lalong lumalala ang kaso mo eh. Oh, papano? Nagmamadali ako. Marami pa akong lalakarin. Maraming salamat ho, ma'am. Kayo na ho ang bahalang tumulong sa akin. Wala na ho kasi nakakaalala sa akin sa Pilipinas eh. Kayo na lang ho ang pag-asa ko. Oh, siya. Diyos na huwag bahala sa inyo, ma'am. Sige, tana. Nakakalaya ka din, Mama Flor. Napakabait mong tao. Hindi papayag ang Diyos sa basta ka nalang ganunin nila. Hindi ko na hinihiling yun, Angie. Ang hinihiling ko na lang, pag nauwi ka sa Pilipinas, hanapin mo sana ang mga anak ko. Hawakan mo sila para sa akin. Oh, Mama Flor. Nung una kilito ko kay Efren. Sa kabit niya, sa gobyerno, sa Singapore, sa buhay, sa Diyos. Pinabayaan nila ako. Kinalimutan nila ako. 5 taon, Angie. Mamamatay na ako. Pero wala akong magawa. Ayokong magdala ng galit hanggang sa buhay. Mama, Ma'am? Yes? Where's the other prisoner? Why do you ask? It is not your concern. I want to know, please. Okay. She has already been.
sentenced to be hung. She will be transferred soon. Everything she told you is in this written statement. Okay, we'll submit this to higher authorities. But sir, we're running out of time. Flor Contemplacion is scheduled for hanging tomorrow morning. I said, we'll submit this to higher authorities. That's all we can do. Damn. Nananalangin po kami na sana'y pakinggan ng pamahalaang Singapore ang pakiusap ng ating Pangulo na ipagpaliban ang pagbitay kay Flor Contemplacion. Hanggang mamaya pa po kami rito, kaya't umasa kayo sa minuminutong balita mula dito sa amin. Live from Changi Prison. Cut, dun tayo. Hindi tayo aalis. Maghihintay tayo. San pang ina ng Diyos, panalangin mo kami. San pang birhen ng mga birhen, panalangin mo kami. Ina ni Kristo, panalangin mo kami. Ina ng grasya ng Diyos, panalangin mo kami. Mga kaibigan, nakikita po natin ang grupo ng migrante na pinamumunuhan ni Paul Gratella. Putang ina nila. Talagang ayon lang tigilan. Pagod na ako sa kapapanggap na kapatid mo, Efren. Sagad na ang hiya ko. Tapos na to. Huwag natin pag-usapan yan ngayon. Uuwi na ako sa amin sa Bicol. Siguro mahabang panahon na rin yun. John. Dapat lang na humingi na ako ng tawad sa mga magulang ko. Santissima Trinidad, sa tatlong persona at iisang Diyos, maawa ka sa amin. Santa Maria, panalangin mo kami. Santang Ina ng Diyos, panalangin mo kami. Santang Birhen ng mga Birhen, panalangin mo kami. Ina ni Kristo, panalangin mo kami. Ina ng grasya ng Diyos, panalangin mo kami. Inang kasakdal-sakdalan. Ang Pangulo'y nakiusap na pagpaliban muna ang pagbitay kay Flor Contemplacion upang masiguro kung siya ay naging biktima ng hustisya. Ang sambayan ng Pilipino ay nagdarasal at naghihintay ng milagro. Kat. Kapalahid sa banan ng isang dugong hanay, ating itatayo, daigdig ng proletaryo. Dapat igalang. Ipanalangin mo kami. Birhing dapat ipagbantog. Ipanalangin mo kami. Birhing makapangyayari. Ipanalangin mo kami. Birhing maawain. Ipanalangin mo kami. Birhing matibay na loob sa magaling. Ipanalangin mo kami. Salamin ang katwiran. Ipanalangin mo kami. Luklukan ang karunungan. Paginoon, Maria, napupuno pa ng grasya. Mga kaibigan, magpahanggang ngayon ay wala pa hong katiyakan kung mapagbibigyan ho ang ating kahilingan na huwag bitayin ng ating kababayan na si Flor Contemplacion. Kaawa-awa naman si Flor Contemplacion at ito pong pangyayaring ito ay paggising sa ating mga diwa. Santo.
Jesus po, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakakaalala. Ikaapat ang misteryo ng hapon, isang pagpasa ng krus. Ama nari mo, lakot kang pinagpala ng aray mo, at pinagpala ang pinagpala ng Jesus. Sundin ang loob mo, hindi sa lupa para sa langit. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa aming araw at patawarin mo lahat ng sama sa anak at sa Espiritu Santo at sa kuko ng pasismo. Buhay ay handang pumuti. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakakalala. Santa Maria ay Nanay ng Diyos, pagpasanang kami mga kasalanan. Pagpasanang kami mga kasalanan. Pagpasanang kami mga kapasa amin ang kahalian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala para na mapapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tungso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Maria, nakubulungan ng grasya, nakubulungan ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mo kami mga kasalanan. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mo mamatay. Amen. Our Father in Heaven, all be done. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Give us this day and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mama Flor! Mga putang ina niyo! Move! Putang Move! Ina! We're not allowed here! Ru ko ta man luan nai ta ta man. Luan nai. Okay. I'm sorry, sir. I've done everything I can. I'm sorry. Mga kasama, magsilapit lang po tayo sandali. Lapit lang po tayo, mga kasama. Meron lang po kaming importanteng sasabihin. May tawag po sa Maynila. Patay na po si Flor. Patay na si Flor. Pare, patay na si Flor. Patak ina nila. Flor!
dito. Ha? Kayong hihingi ng awa sa Diyos, ha? Opo. Tita, saan kayo pupunta? Papakabait kayo, ha? Tita Neneng, huwag na kayo umalis. Susulat naman ako sa inyo, eh. At saka hindi ko kayo kalilimutan. Nagkakaisa ang mga mamamayan sa buong Pilipinas, lalo na sa San Pablo. Isa ang ating pamahalang bayan sa pagkundina sa di makatarungang pagbitay sa ating kababayang si Flor Contemplacion. Thank you.
Efreno, alika. Uwi ka na muna. Alika. Alika. Pinatagal pa kasi. Oo nga. Yung tao lang kasi. Hindi na pinapansin. Hindi masyado na kasi ka. Efren! Efren! Pwede ka ba ma-interview? Mamaya na lang. Mamaya na. Pare, doon tayo. Bumaba na kayo! Bumaba na kayo! Baba na kayo! Ako bahala dito! Ala, bakit? Baba na! Sige, sige, sige. Sige. Ba? Baba na. Baba na. Pren? Pren, tama na anak. Naiintindihan kita, anak. Alam pa kung anong nararamdaman mo. Gusto kong malaman mong marami rin yung mga taong nakakaintindi sa iyo. Tama na. Kanyang buong buhay ay inilaan niya sa paglilingkod at pagsisilbi sa ibang tao, sa kanyang mga kapwa Pilipino at maging sa mga banyaga. Si Flor Contemplacion ay isang hamak na katulong. Ngunit sa kanyang pagkamatay, tayong lahat ngayon ay nagkakasama-sama, nagkakabigkis-bigkis, mayaman at mahirap, makapangyarihan at hindi, kanyang mga kapwa katulong at mga amo. Hindi natin iiyakan si Flor. Umiiyak tayo para sa ating mga sarili. Sapagkat ngayon, higit kailanman, ay namumulat ang ating mga mata at ating nakikita minsan pa kung gaano kamiserable ang ating kalagayan, sampu ng ating mga kababayan. Sa bawat isang Flor na namamatay, milyon pa ang namamatay sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngunit yan ay hindi na natin alalaman. Hindi na sayang ang pagkamatay ni Flor, sapagkat ito ngayon ang nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat upang muling mabuhay ang kawalang pag-asa, upang tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay, isang tinig na sisigaw, upang sa wakas ay marinig na ng ating gobyerno, nang tayo ay magkaroon na ng sapat na mga hanap buhay dito sa ating sariling bayan, upang ang isang Flor Contemplacion ay hindi na mapilitang umalis at iwan ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay upang mga ibang bansa tungo sa kanyang kapahamakan. Pwede nila akong patayin. Pero hindi nila pwedeng patayin ang aking pagkatao.
ng buhay ko'y ito. Maling hindi ko nagawa, bakit nga ba ako kamatayan ng katumbas sa sanang di ako katarung ay bakit ba ganito? Kairami ng katulad kong nasa ibang bansa, inaapit, sinasaktan, kasama'y laging luha. Marahil nga ay di kami ang tanging pinagpala nang may lalang dito sa balat ng lupa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Data ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Mayroon pa bang naghihintay sa mga katulad ko? Mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko. Ang sala ng iba'y tinubos ko. Naman